Yes, Brad Brian, ano yung mga karaniwang in-avail ng ating mga kababayan na PDL dyan sa Camarines Norte? Sis Joanne, nandito nga tayo sa, para ma-correct na din yung nasabi nyo kanina sa loob tayo ng compound. Nandito po tayo sa labas ng compound ng Daet District Jail para mas sure na rin at masigurado na rin po na nasusunod po yung mga protocols na ipinatutupad ng BGMP po dito. At karaniwan nga ng in-avail ng ating mga kababayan dito sa Daet District Jail ay yung mga PDL natin, karaniwang in-avail nila ay yung mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, kape, asukal at iba pang kailangan nila doon sa loob ng kanilang piitan. Mahigit isang taon na nga na mula ng magpatupad ng total lockdown ng Bureau of Jail Management and Penology ng sa buong Pilipinas. Ito ay para maingatan ng persons ang mga persons deprived of liberty o PDL laban sa nakahawang sakit na COVID-19. Dahil sa hakbang na ito, marami sa mga PDL ang hindi na madalaw ng kanilang mga kaanak para madalhan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Si Mia ay 40 anyos, isang PDL, 5 buwan na ang halos hindi nadadalaw ng kanyang mga kaanak dahil tagabayan ng Jose Panganiban ang kanyang mga kamag-anak. Siguro po dahil nga sa pandemya, kaya hindi po, karamihan po sa amin dito ay hindi napupuntahan ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat po ako at ang aking mga kasamahan sa pagpunta niyo po dito dahil... Kaya naman sa layuning makatulong si Joanne ay... Kasak mga kagaya ni Mia, naglagay po tayo ng free store at feeding program ang Members Church of God International sa Daet District Jail sa Camarines Norte. 83 na mga persons deprived of liberty ang libreng nakapag-avail ng mga groceries at clothing sa MCGI free store. Pagkakalooban din sila ng libreng breakfast at lunch. At ngayon nga si Joanne, kasama natin si Senior Jail Officer 1 Karen K. Akal Elnar, ang Community Relation Officer ng Daet District Jail para personal na magpaabot ng kanyang pagpapasalamat sa Members Church of God International. Ang Karen. Magandang umaga po, Sir Brian. At isa lang po yung aking ranggo. Ako po yung mag-uwan pa lamang. At salamat po sa biglaang pag-promote. So magandang tanghali po sa lahat. Ako po ulit si J.O.1 Karen K. Akal Elnar, ang Community Relation Service Officer po ng Daet ng Camarines Norte Provincial Office. At ito pong programang ito ng MCGI ay napakalaking tulong para po sa mga PDL o persons deprived of liberty, lalo po ngayon na panahon ng pandemic. So karamihan po sa kanila, sa inyo nga kanina, walang dalaw at biyaya po itong masasabi. Ito pong free store at feeding program para po sa kanila. So may mga restrictions man po tayo dahil sa banta ng COVID-19, pero masasabi po natin na successful po itong event na ito. And in behalf of Daet District Jail, sa pamamuno ng aming warden, Jail Inspector Alexander D. Avicilia, na sa ngayon po ay naka-facility quarantine kaya hindi po kayo maharap. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa MCGI para po sa feeding program and free store para po sa ating mga persons deprived of liberty. At yun po, maraming salamat po. Salamat po. Joanne, maaaring magtaka ang ating mga kababayan. Paano tayo nakapag-put up ng free store dito sa Daet District Jail? Ito ay isang dahil sa maayos na pagsasagawa ng protocol procedure ng Daet District Jail. At ngayon nga, ang ginagawa natin, Sis Joanne, para hindi malabag yung mga protocols natin, ang ginagawa ng Daet District Jail, mula dito sa labas, nasa labas kami ng compound ng mga PDL, ay mula doon sa area na yon, inaabot lamang nila yung mga list ng kanilang mga pangunahing pangangailangan at iaabot yon sa isang jail officer. Ilalabas dito sa mga area na ito at dito naman iaabot ng jail officer dito sa ating staff para makarating dito sa ating free store na nasa labas ng compound. At mula dito sa free store, Sis Joanne, ibabalot po ito at dadalhin po ito dito sa may area na ito para naman po ipasok sa loob at ilalagay siya doon sa isang area na kung saan doon naman siya i-disinfect ng ilang oras. Sis Joanne, kaya maayos na nasagawa natin ang free store dito sa Daet District Jail. Sis Joanne, at hindi lamang ngayon ito, Sis Joanne, mula ngayon
hanggang sa Biyernes ay magsasagawa din tayo ng mga free store sa Barangay Gubat, bukas yan sa bayan ng Daet at sa bayan naman ng Jose Panganiban sa araw ng Biyernes. Ngayong araw din, Sis Joanne, nagsagawa tayo ng feeding program sa 22 barangay dito sa Camarines Norte. Mahigit 700 food packs ang ating naipamahagi sa mga kababayan nating indigent dito sa Camarines Norte. Sis Joanne. Maraming salamat sa Diyos, Brad Brian Balderaje, live na nag-uulat mula sa Daet, Camarines Norte.